Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Natiis ngayon sa init at dilim ang mga taga-Ilo. Dahil yan sa nararanasang brownout sa lalawigan. Ang Energy Department sinita na ang National Grid Corporation. Dahil dapat raw ay napigilan ng grid operator ang ganitong pangyayari. Narito ang ating balitang A to Z. Nagrereklamo na ang mga residente at negosyante sa Iloilo City dahil sa matindi at tila walang katapusang brownout sa lalawigan. It is a health hazard, especially in the afternoon, no? Kawawa yung mga matatanda. That's why I had to take my mom to the mall para mag-ikot-ikot na lang kami. Bukod sa init, dagdag problema rin daw ang kawalan ng katiyakan kung kailan muling magkakaroon ng stable na kuryente. This blackout came by surprise actually yesterday. It's really unbearable during noon time up to the afternoon. Ang ilang negosyo, kung hindi half day, sinara na lang muna ang mga shop dahil hindi rin makapagtrabaho at walang kuryente. Actually, walang production ngayon kasi walang kuryente. So katulad kanina umaga, walang kuryente. So pina-half day muna namin yung mga staff. Then nung nakailaw nung hapon, balik na naman sila para magtrabaho. Habang ang Iloilo LGU nagdeklara na ng walang pasok sa mga paaralan bukas January 4. Apekto ng krisis sa kuryente ang Panay Island, Guimaras at Negros Occidental. Nakita nating initiating event, and to clarify, we're still under investigation pa yan. So right now, the information is the initiating event was the sudden emergency shutdown of PEDC-1. At 83 megawatts. So that's a big chunk, no? Tapos 2 hours later, at around 2 p.m., two more units went down. Sinita ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa tila kakulangan ng koordinasyon at monitoring para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Pero depensa ng NGCP. The system was normal, wala tayong problema. Nakikita natin na bigla ang pumalya yung isang unit ng PEDC at doon nag-umpisa itong series of events na led to the fact na wala ngayong kuryente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang rotational brownout sa mga apektadong lugar pero wala pa rin katiyakan kung kailan maibabalik ang kuryente.